Andito na tayo mga teach, part 4 sa actual sa viewing area ko, pamagat nito. Ayan yung tunnel ng mga tiwing ko. Ayan, harapan natin mga teach. Ayan yung tunnel nila, almost 4 years nila tinalbaho noong 1990 to 1996. Ang cave nandito sa harapan mga teach, nakabaon niyan sa 7 feet ang lalim. Ayan yun yung tunnel nila, dinirip niya ng mga tiwing ko noong 1990s. Sa taas may bukal at may puno ng kahoy. Yan mga teach. Lahat ng bukal dyan, dyan talaga mabagsak yan. Kaya yung cave dito sa baba, nabuksan namin noong 2018. Ang sign mga ka-teach, ito. Sign yan. Nakaharap yan dito mga ka-teach. Double na butas. Tapos may cave dyan. Hindi pa natarbaho. Dahil medyo kailangan ng malaking pondo yun mga ka-teach. Ayun mga sign na yun. Yan. Ngayon, lahat ng mga sign dyan sa paligid, pati sa kabila, dito nakaharap. Ayan, nakaharap mga teach. Ayan yung cave na yan mga teach. Ito. Diyan, malaking cave yan. 9 feet by 9 feet by 12 feet ang haba. Ayan, mataas na pangpang yan mga teach. Ayan. May punong kahoy dyan. North side siya sa puno ng kahoy. Tapos ang east, doon banda sa kabila. Dito ang east. Ayan mga teach. Ang ganda ng history dyan mga teach. Kasi dyan talaga pinahukay ang lolo ko noong World War II kasama sa mga hostage ng mga Japanese Imperial Army. Ayan. May isang butas sila dito, mali ang butas sila mga teach. Ayan. Ito, andito yung cave sa ilalim. Wala sa loob ng bundok. Wala dyan. Almost 4 years nila tinarabaho yan, hindi nila nakita eh. 1992 to 1996. Yan. Tagal nilang binutas yan. Ayan. Noong 2018, nabuksan namin to. Isang araw lang. Sign reading gamit ko. Sa next video nito, part 5, actuality na mga teach. Yan. Subok na kami mga teach. Pero hindi pa buong palibot yan. Yan. Sinubukan lang ang area niyan. Gamit ang big quail detector. Kung may mahagip. Dahil 12 feet, 18 feet ang abot ng quail, big quail na ito mga teach. Pag malaki ang load sa ilalim. Pero dahil natambakan yung cave, dahil sa baha, kaya yun, hindi namin ano, naabot kasi medyo malalim yan. Kasi magdadaong ka pa dyan ng 9 feet eh, bago yung sahig. Ang mga rock formation ng mga katiits, klaro talaga yun, nagagdalaga na ba ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, yan. Dito pinalibutan niya ng mga bato na malalaki, sobrang laki mga katiits. Punta tayo dun sa gitna ng sapa. Ang daming sign doon. Ito yung silsil na kuha namin sa loob ng cave mga teach. At ito rin yung cave na nagki-clearing kami noong 2018. See you sa part 5 mga teach. Thank you.